Hello guys, welcome to my channel. Here I am again. For this vlog, I wanna tackle kung paano mag-layout ng palitada. No? Kung nakikita nyo, may mga poste. Naka-usli, naka-nosing yan. So, hindi po pwede na mag-layout ka dito separate, tapos layout ka ulit dito separate. Kasi mangyayari niyan, papantay yung nosing niya, o kaya hindi naka-eskwala yung buong kwarto. So for this vlog, tuturo sa inyo kung ano ang dapat gawin para magpantay at saka eskwalado yung dingding. Hello guys! So, nanawagan po sa inyo na sana pasuportahan niyo po yung channel ko. Hindi ko lang po ginagawa itong channel na ito para po sa sarili ko pong kapakanan. Ginagawa ko po itong channel na ito upang makatulong sa ating kapwa. Hindi lang sa pamamagitan ng mga videos, hindi makatulong din sa kanila, yung mga naghihirap nating mga kababayan, matulungan. Mabigyan ng mga makain, yung walang makain. Mabigyan ng tirahan, yung walang mga tirahan. Mabigyan ng lupa, yung walang lupa. Kung meron po sa inyo na hinipo ng Panginoon dyan, pwede naman kayong magabot at makarating sa mga taong dapat na tulungan. So, God bless guys. So, yung bawat subscribes nyo lang po is malaking tulong na po yan. Tsaka i-hit nyo po yung notification bell and i-like nyo po para ma-promote ni YouTube yung mga videos ko para mas marami pa po tayong matulungan. God bless po sa inyo! Hello guys! Ayun, natapos ko na lagyan ng mga tansi. Yung papalitadahan. So kung napapansin nyo, ayan, nakalagay yung tansi. Ayan. Hanggang dun. Doon sa kabila. No? Kung napansin nyo, dalawang tansi yung nilagay ko. No, ito. Ito, nakadiritso ito hanggang doon. Hanggang doon sa dulo. Tapos yung ito naman isa, dito lang sa pader na to. Sa pader na to. Tapos doon sa may kabila na naman, may tansi na naman yun. So, anong purpose nitong isa? Itong isa, sinusukat to papunta doon sa kabila, doon sa kabilang dingding, susukat kung ano sukat dito, ganun din ang magiging sukat dito. So kung napansin nyo, itong tansi na to hindi nakadikit dito. Bakit? Kasi doon sagad na yun, nakadikit na yun. Tapos pag sukat ko dito hanggang doon, galing dito sa nakadikit sa poste, may diferensya sa na 2 cm. Kaya inangat ko ng 2 cm ito. Tapos sunod, next step is kukunin mo yung pinakamanipis na palitada. So dito, kinuha ko dito is standard 1 inches. Naiwan ko lang sa iba kasi yung iba minsan 1 cm lang kinukuha na yun, yung pinakamanipis. Pero sa akin, gusto ko yung medyo makapal para matibay naman yung palitada. Titibay din yung dingding. Kasi yung ginamit kong CHB is 4 inches. No? So kaya kinapalan ko na yung, ginawa ko yung standard na 1 inches na palitada. So ayun, baka din naman kapag ginawa ko yung pinamanipis, pagdating doon sa taas, nakatumba pala yung hello block, mangyayari niyan. Ano ko na naman dito. So, ayun. So, anong gagawin? Sunod na step. So, susukatin mo 'yon. Nakuha mo na ito 1 inches. Ayun. 1 inches tapos susukat ka dito. Ayun, 4 cm. Ayun din yung dadalhin mo sa kabila. Dito. Ito, isang dingding lang 'to sila bago magnosing ng poste. So, sinukat ko ulit dito. Ayun. 4 cm ulit. Tapos, ito. Sa kabila, ibang dingding na naman. So, naglagay ulit ako ng pako dito.
nagyan ko ng tansi, yun, sinukat, 4 cm. Tapos sa kabila naman, may, nilagyan ko naman ng tampako, tapos, sinukat ko, 4 cm. Kung napansin nyo doon, is 1 inches lang yung dito. Tapos dito, ano na nangyari dito? Umabot na siya ng mahigit 2 inches. No, kasi nangyari niyan, may diferensya yung dingding, hindi eskwalado. So kung hindi natin to nilagyan ng ganito, hindi natin malalaman kung eskwalado ba yung dingding o hindi. So ayun, kaya na nalaman natin na hindi eskwalado. No, so tapos next step, hulugan mo ito. To napansin mo yung may hulog. Hulugan mo to hanggang doon sa taas. No? Hanggang doon sa taas, yun, napansin nyo. Ayan yung nakatali doon. Ayan. So hulugan mo, diba dito tumama na siya. Ayan, tumama na siya. Kung saan nakatali yung, kung saan yung nakatali doon sa taas, yun sa taas, nakatali yung at hulog doon, doon mo rin ilalagay yung tansi mo. Tapos dadalhin mo na naman doon sa kabila. Hulugan mo ulit doon. Hulugan mo ulit hanggang doon. Diyan lang. Tapos doon na naman sa kabila. Yun. Doon. Hanggang doon na naman. Lagyan mo. Payo ko lang. Huwag yung naglalagay ka ng nylon doon. Tapos igaganon mo. Lalagay. Igaganon mo. Paikis. Paganon. Tapos may pagano na naman. Gandun. Pangit yun. Lulubo yung ano mo yan. Palitada. So advice ko, maglagay ka doon. Tapos lagay ka doon. Sa taas, maglagay ka. Lagay ka rin doon sa taas. Tapos sa gitna, lagyan mo na isa dyan. Lagyan mo isa dyan. Yun. Magandang layout yun. Hindi lulubo, hindi aangat yung tansi doon. Ganon din dito sa kabila. Ganon yung gagawin mo. No? Tapos, check mo yung eskwala niya. Dito, nangyari dito, wala pa yung kabilang dingding. So, kung nakuha mo, dito, nakuha mo na yung sukat, kabuuang sukat dito, yan, nakuha mo yung kabuuan, makukuha mo yung eskwala ng dingding kapag kapareho lang yung sukat, pareho yung buka. Yan. Yan. So, for more videos, guys, mag-subscribe lang kayo, mag-hit the notification bell, and like and comment and share to others na para matulungan din natin sila, mga kababayan natin, kung paano mag-layout ng asintada. No? Thank you, guys. God bless.